consonance with the continuing implementation of Comelec Kanban for the period as of 7:30 in the morning, March 17, today. We have already arrested 2,116 persons, out of which 2,038 civilians, 17 Philippine National Police, 7 armed forces, 1 from the Bureau of Fire. The total number of firearms, 1,566. And in consonance also with the celebration of the Lenten season, the Philippine National Police issued the Ligtas Sumpa 2016 operational guidelines, in which every terminals, airports, seaports will have police assistance desk, assistance desk, charges, all areas of convergence. Ito yun yung ating ginagawa noon, na pag nagbabiyahe ang ating mga kababayan ay binabantay natin yung mga lugar na kung saan sila ay sasakay sa mga buses or barko, aeroplano, and sa mga simbahan, dahil alam naman natin na pag Holy Week ay meron tayong tinatawag na bisita sa iglesia at kumusta kami ng ating mga kababayan. At the same time, pagdating din ng mga Holy Week, marami nagbabakasyon sa mga tourist spots. Kaya meron din tayo tinatalaga dyan, tourist police, para magbantay sa aking mga turista. Ang mga kalsadang dadaanan ay nakipag-coordinate rin tayo sa mga non-government organization para tumulong sila, motorist assistance, especially sa mga highways going to the north and south of Metro Manila. On the other hand, dahil alam din natin na mag-aalisan ang ating mga kababayan sa kanilang mga bahay para mag-vacation, ay tuloy-tuloy yung anti-criminality campaign natin para masiguro naman natin na ang mga bahay-bahay ng ating mga kababayan ay may babantayan din ng ating mga kapulisan, especially dito sa Metro Manila sa syudad. Nagpapalabas kami from time to time ng safety tips, and you can check that sa aming Twitter account or sa Facebook or social media account ng Philippine National Police. Ayan. Alert level namin ngayon is heightened alert. Hintay natin yung pronouncement ng National Headquarters. Ang bawat region naman is can upgrade yung level ng alert nila depende sa sitwasyon. But in times like this, usually is tinataas ng National Headquarters ang alert level to ensure na aking mga kapulisan ay nasa kanilang mga opisina para handa para mag-responde sa mga sitwasyon na kinakailangan ang mga pulis doon sa lugar na yun. Sir, paano yung pag-dentong mga kapang education here in Manila or NCR? Ano yung kalimitan ng mga crimes na kung titingnan natin ang records naman, yung top crime na based doon sa Lambat Sibat na 7 focus crimes, palagi yan yung theft and robbery. Dahil nga crimes against property ang karamihan na nakikita natin pagdating sa magandang panahon. And from time to time, dahil nga ang pupunta ng ating mga kababayan, lalong-lalo doon sa mga tourist spot siguro, paalahanan natin na mag-ingat po sila at from time to time, mag-check sila ng mga safety tips sa ating mga Facebook or Twitter account ng Philippine National Police. Palagi nating sinasabi na kung saan kayo pupunta, huwag nyo rin po sa Facebook dahil simply saying that you will not be home, nobody is home. So as much as possible, please do not post your plans in the social media so that people will not know where you are going. Mahirap yung sinasabi natin, plano natin. Simply sinabi mo lang na walang tao sa bahay mo at open kayo para pumunta. Sir, sabi niyo yung Holy Week, di ba 25, start ng local campaign? Yung preparation sa pinunin, baka magamit or campaign? Ang? Yung 25, Friday, sir, di ba? Oo,
Oo, pero ang Pilipino naman kasi is mataas yung ating observance ng Holy Week. Doon naka-alert naman kami dyan kung ano man ang magiging mangyari man kung simula ang campaign sa local. Kasi yan ang ating isa sa mga binabantayan. But palagi na in-anticipate na pag Holy Week ang mga kababayan natin is more on solemn. Yun nga, political, non-partisan. But kung tap naman kami to provide area security or venue security or road security, then kami naman ang nagbibigay. To ensure na yung mga kandidato na nagkakampanya ay safe naman dun sa lugar na pupunta nila. But hindi yung nakatutok na tinatawag na personal or VIP security, but area security or venue security. Route security kung dadaan sila dun sa mga lugar, and of course, always based on the request kung kinakailangan. Sir, are we monitoring the sa ngayon naman is wala pa tayong natatanggap na mga impormasyon, but nakahanda naman ang PNP in coordination with the Armed Forces of the Philippines, lalo na yung mga vital installations sa south gaya ng mga towers ng NGCP. Binabantayan na ngayon yan ang ating dalawang ahensya, and tuloy-tuloy naman ang ating intelligence monitoring dahil nga itong Holy Week ngayon is almost karamihan isa sa kanilang mga probinsya, but rest assured that the Philippine National Police will be on alert, especially during holidays. Ganito naman palagi ang panuntunan ng Philippine National Police. Pag off-duty ka, kasi meron naman tayong tinatawag na may mga units na kailangan doon sila, meron naman mga police na kung off-duty sila, then they can enjoy the holidays. Some policemen na hindi naman directly involved can also, especially sa administrative. But generally speaking, all maneuver units and special units that needs the response in case of situation should be in their camps, because especially during alert, full alert status. Dinadagdagan lang nga yung duty hours, especially sa station, kung full alert. That means kung 50% ng coverage ng duty mo, that means kung 8 hours ka, 50%, 12 hours ka ngayon para mag-extend. But again, 12 hours yun, meron ka pang chance din na umuwi at magpahinga kung ikaw ay nasa estasyon. Other units, suppose, dapat ay nasa kani-kanilang mga opisina sila at camp or station. Okay? Nag-briefing ng QCPD dyan. Sila ang in charge. Actually, nag-text sa akin. Yun din yung kanina. SITG. Nag-create sila ng SITG. If you want me to read the text of... created an SITG to conduct an in-depth investigation composed of CITG, SOCO, CIDU, and Health Service. The Deputy Director for Operations, Senior Superintendent Esquivel, will be heading the said SITG. So, ang namumuno doon sa SITG si Scribel. Dahil sa nangyari doon sa QCPD ay nag-create ng Special Investigation Task Group ang QCPD, at ito ay pinamunuan ni Senior Superintendent Scribel, yun yung Deputy Director for Operations, at yung hepe ng Eastwood ay nirelieve na nga, pinalitan ng ating mismo sa utos ng ating Director ng QCPD. Maraming salamat. Thank you, Sir.